Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Na monitor sa West Philippine Sea ang nasa 55 sasakyang pandagat ng China ayon sa Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Partikular na sa Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa Island, Panata Island at Lawak Island. May iba sa mga sasakyang pandagat na ito ay stationary. May iba namang naglalayag o nagpapatrolya sa wala namang nakitang agresibong aksyon sa mga Chinese vessel na ito. Our own monitoring gave us, yes, a total of 55 various Chinese vessels monitored in Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. This is composed of PLA Navy, the Coast Guard, and the Maritime Militia. Hataw Balita ngayon! Aaksyonan ng House of Representatives ang panawagan ng ilang kongresista na imbestigahan ang gentleman's agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Inihayag ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ilulunsad ng Kamara ang imbestigasyon kaugnay ng issue dahil sa posibilidad na pagtataksil ito sa bayan ng dating Pangulo. Isasagawaan niya ang pagdinig sa oras na mag-resume ng regular session ng House of Representatives sa April 29. Bukod kay Representative Kong Hoon, naghain din ng bukod na resolusyon ang Makabayan Black Lawmaker House Deputy Minority Leader Franz Castro kaugnay ng umano'y secret deal ni na dating Pangulo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Hataw Balita ngayon! Iginiit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na propaganda ng China ang isyung gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at China sa West Philippine Sea. Parte lang umano ito ng strategiya ng China para pag-away-away ng mga Pilipino sa usapin ng agawan ng teritoryo sa WPS. Dahil dito, nanawagan ng senador pati sa mga kapwa nito mambabatas na magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea. Inimok din ito ang gobyerno na magkaroon ng master plan sa pagtugon sa sinasabing secret deal. I really believe so that this is just a plain simple propaganda of the Chinese government. Ako, wala akong kaduda-duda that this is part of their plan, this is part of their strategy. So let's not fall into their traps. Clearly, they want us na mag-away-away, they want us na ma-divide tayo, and it should not be the case. We are somehow falling into the trap of this bullying nation. Mm-hmm. Lahat nagsasalita na, I mean, lahat biglang naging eksperto, no? Hataw Balita ngayon! Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pananatilihin ang kanyang administrasyon ang kasalukuyang kampanya kontra illegal na droga. Bunsod ito ng matagumpay na pagkakasabat ng nasa 13.3 billion pesos na halaga ng illegal na droga sa bayan ng Alitagtag, Batangas, Kamakalawa, April 15. Ayon sa Pangulo, hindi dapat baguhin ang kampanya kontra droga ng pamahalaan lalo na't wala ring namatay o nasaktan na habang isinasagawa ang naturang operasyon. Bahala kayo sa ginagawa niyo, basta tuloy-tuloy lang kami. Aabutan din namin kayo. Maliit lang ang Pilipinas. No, quite the contrary. Why will we change? Look at the success that we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, the many, many tons that we have already seized. So it's much more than it has been in the past. So it is the most successful approach to the drug war so far. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Basta't inoperate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach. Para sa akin, yun dapat ang approach sa drug war. Hataw Balita ngayon! Umasa ang Department of Migrant Workers o DMW na agad na mapapalaya ang apat na tripulanteng Pinoy na kabilang sa crew ng container ship MSC Aries na kinubkob ng Iranian forces itong Sabado, April 13. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa Department of Foreign Affairs na siyang kausap ng pamahalaan ng Iran tungkol sa kalagayan ng mga tripulante.
Nakausap naman ng mga nasabing Pinoy seafarers ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas, kung saan sinabi nila na nakakakain sila ng maayos at nakaka-duty pa rin umano sila, sila sa barko. Bunsod ng insidente, inirekomenda naman ng DMW sa International Bargaining Forum na ilagay na rin sa warlike zone o high risk area ang Strait of Hormuz, kung saan binihag ng Iran ang nasabing barko. Hataw Balita Ngayon. Inontra ng ilang senador ang panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez sa militar na iatras ang suporta nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para kay Senador Jinggoy Estrada, Chairperson ng Senate Committee on National Defense, wala sa lugar ang naging panawagan ng kongresista. Payo naman ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel kay Congressman Alvarez na huwag idamay ang militar sa mga usaping may kinalaman sa politika. Naniniwala naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva na loyal ang Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Marcos. Hataw Balita Ngayon. Na-impound ang tatlong jeepney sa ikalawang araw ng tigil pasada at kilos protesta ng transport group na Manibela kahapon, April 16. Ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, colorum o outline ang mga ito, kaya nila inisyuhan ang ticket at kalaunan ay na-impound. Maaga namang tinapos ng grupong Manibela ang kanilang kilos protesta sa Welcome Rotunda sa Quezon City upang makapagpahinga ang mga kasapi nila na dalawang araw na ring puyat dahil sa kanilang isinagawang tigil pasada at kilos protesta. Hataw Balita Ngayon. Yan, marami tayong malalaking balita. Isa na rito itong patuloy na mga nakikitang barko ng China, no, sa West Philippine Sea. Talagang hindi sila mapigilan kahit marami ng diplomatic protest, Marie at Sunny ang naihain laban sa kanila. Oh amigo, no, yung sa balita natin dyan sa West Philippine Sea, sana maging maayos at madaan sa diplomasya pa rin ang pag-uusap ng kapayapaan at kalagayan niya sa West Philippine Sea sa bansa natin, dahil wala talagang amigo Maria ang magiging benefit ito, no, sa magkabilang panic kung sakali amigo na magkaroon naman ng escalation ng mga conflict dyan sa lugar na yan. Parehas naman hindi gusto sigurado ng Pilipinas at ng China at ng mga karatig bansa natin sa ASEAN dyan na magkaroon pa ng conflict sa area na yan, lalo na marami pang ibang usapin, kagaya na nabanggit mo nga amigo, marami tayong malalaking balita rin na kinakaharap at problema sa kani-kanyang mga bansa, Marie. Oo nga, no? At itong West Philippine Sea, ang tagal na nating balita at ang tagal na nating inaantabayanan, pero syempre, doon pa rin tayo sa sana ay maging maayos pa rin na maging resolution dito. At ako agree ako dun sa ano, no, na magpapag-isip ka rin dun sa balita natin kanina, no, na baka nga naman propaganda lang ito ng China para tayo mismo internally ay mag-away-away, di ba, no, amigo? Oo, tama yan. At pero itong isa, no, na nasabat na 13.3 billion worth ng illegal na droga na ngayon nga ay balita rin natin. At maganda, dahil sa napakalaking halaga ng illegal na droga itong nasabat. At ayon nga sa ating Pangulo, walang nasaktan o namatay dito sa drug operation na ito, Sunny at Marie. Magandang balita yan, amigo at Marie, dahil nabanggit nga kanina, no, na walang namatay sa operasyon na yan. Alam mo kasi amigo, no, para sa kaalaman din ng mga kababayan natin, maging dito sa lugar namin, particular sa Los Angeles, amigo, problema rin natin yan dito, eh, yung mga illegal drugs dito sa Los Angeles. Bagamat ang ilang mga droga dito sa LA ay legal for recreational purposes, pero amigo, kitang-kita ang epekto nito sa society ng LA, lalo na sa mental health ng mga tao dito. Isang bagay yan na nagiging problema rito at yung mga residente dito sa Los Angeles, amigo Marie, ay nagkakaroon ng takot dahil sa epekto na itong mga droga na nakamakalat din dito sa lugar namin. Kaya magandang dyan sa Pilipinas, sa awa ng Diyos, walang namatay at napipigilan din na sana tuloy-tuloy
na ganito nga mapigilan ang mga illegal drugs dyan sa lugar sa Pilipinas, amigo? Oo, sige. Si Marie, baka meron nga idadagdag. Oh, hindi kasi tinitingnan ko lang yung mga lugar natin, amigo at Sunny. Kila Sunny kasi, amigo, rin yan eh, malaking yung border ng Mexico at Amerika. Ganon din dito. Ito yung karugtong, yung kabilang side naman ng border. Kaya malaking problema din yan dito sa aming mga lugar, amigo Sherwin at Sunny. Pero ang isang magandang balita, sana nga maging patuloy itong ginagawang operasyon ng ating pamahalaan dyan sa Pilipinas, dahil hindi lang isang tao ang sisirain ito. Kapag may, alam naman natin kapag merong nalulong dito sa mga masasamang bisyo, buong pamilya ang sisirain, amigo. Kaya suportado tayo dyan sa mga ganyang klase ng operasyon, lalo na kung ang lahat ay nagiging maayos at nasa batas, amigo. At sana malaman na yung mga mahalagang impormasyon, dahil kagaya ng balita, sinasabing hindi dito ginawa yung illegal na droga na yan. So saan nang galing, sino ang protektor niyan, sino ang nasa likod niyan, at saan niyan na partikular na dadalhin, at kailan pa ginagawa yan. Ito ba ang unang pagkakataon niyan, o baka marami nang naging ganyang transaksyon diyan o shipment ng mga illegal na droga dito sa ating bansa, na lubhang nakakaapekto sa ating mga mamamayan, especially sa mga kabataan. Diniyak ni Secretary Carlito Galvez Jr. ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na magpapatuloy pa rin ang normalization kabilang na ang peace process kahit nagkaroon na ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barma. Binigyang diin ang kalihim na gusto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may eleksyon para magkaroon ng pananagutan ang mga mahahalal na opisyal hanggang sa taong 2025 na lamang, pagkatapos ng unang parliamentary elections, ang Bangsamoro Transition Authority o BTA na naatasang gumawa ng mga batas at magpatupad ng mga programa para sa normalization sa Barma. Kung sino man po ang manalo dun sa Barma election, tuloy-tuloy po yung Bangsamoro peace process. Ang ano po ng ating mahal na presidente ay magkaroon po ng election para magkaroon po talaga tayo ng full legitimacy ng BARM. At the same time, meron po tayong accountability. Planong magtayo ng National Irrigation Administration o NIA Bicol ng mga solar power pump sa mga rain-fed area sa rehiyon. Layo nitong matugunan ang kakapusan ng tubig sa Kabikulan tuwing panahon ng taginit. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita Ngayon! Mayroong 16,000 hektarang sakahan sa Masbate ang umaasa lamang sa sahod ulan o rain-fed areas para masapatan ang pangangailangan sa tubig sa bukid. Batay sa tala ng National Irrigation Administration o NIA Bicol, 5 munisipalidad na ang may tinatayang 3,000 magsasaka na naapektuhan na ng mapapinsalang tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Sa report ng DA, malaki. Kasi nga dito sa Bicol area, especially Masbate, marami dyan rain-fed areas. Yan yung wala pa sa kasing irrigation. So maluwang yung rain-fed areas yan, around 16,000 hectares eh. Ayon naman kay Masbate Provincial Agriculture Engineer Cheryl Almario, nasa 15% na ng nakabuang nataniman ng palay ang matinding nasira. Patuloy naman ang pagdating ng mga damage reports sa iba't ibang bahagi ng probinsya na inaasa magpaparami pa sa bilang. Alam naman po natin na may El Nino ngayon. So may mga crops na tayong affected dahil sa tag-init or kawalan ng tubig. And alam natin na Masbate is mahina or kulang ang supply ng irrigation water. So ngayon, since kulang na nga ang supply nung nagtanim sila, so around 50% lang ng physical area ng rice ang nataniman. So may recorded kaming halos 14,000 plus hectares na area planted for rice. And then halos ngayon, hindi pa naman tapos ang anihan. So nasa 15% pa lang ang reported na harvested, na na-harvest talaga ng fully matured ang crops. And
meron tayong mga na-damage na pananim because of the kakulangan ng tubig. So as of now, around 15% of that planted area ang halos na-report na na-damage, and sige pa po ang dating na report. Sa tala naman ng National Irrigation Administration o NIA Bicol, nasa 500 hektare lamang ang apektadong mga taniman na may irrigasyon o patubig. Unfortunately, itong February nga, naging scarce yung rainfall. Kakaunti yung rainfall natin. So, may mga sapa na maliliit na nawalan ng tubig o kumulang sa tubig. So, actually, ang target natin na vulnerable area sana is around 5,000 hectares. Pero sa monitoring namin, 553 hectares lang ang affected talaga. Nagpahiram na ng mga kagamitan gaya ng water pump, pipes at 8 backhoe ang ahensya para mapalalim ang mga ilog. Plano rin ng NIA Bicol na magtayo na ng mga solar power water system sa mga rain-fed area ng taniman ng palay sa Bicol. So, yun yung isang strategy natin na worst comes to worst, pag nagkaroon tayo ng mga ganito naman, may mapagkukunan through solar pump. Hindi na yung pump na fuel na mahal yung maintenance. Ito, solar naman to, no? So, ito yung binigay ng Congress sa atin, nag-additional allocation yung Congress sa atin na pagkaroon. Nationwide naman to, hindi lang naman sa Bicol, no? Nakita ng administrator namin na ito yung kailangan sa buong Pilipinas. Inaasa ngayon taong 2024 ay may tatayo ng mga solar pump sa mga nangangailangang upland at rain-fed area sa Kabikulan. Jerry Galicia, Kumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Sa area pa rin ng Bicol, pero this time, good news dahil 14 na bagong ambulansya ang ipinagkaloob ng Department of Health Bicol sa iba't ibang local government units sa rehiyon. Layo nitong mas mapalakas pa ang health service sa buong Kabikulan. Si Brian Balderaje, Kumahataw! Hataw Balita Ngayon! Sa layuning mas mapalakas pa ang health services sa Bicol Region, ipinagkaloob noong Lunes, April 15 ng Department of Health Bicol ang 14 na bagong ambulansya sa iba't ibang mga local government units sa Kabikulan. Sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program ng Kagawaran, ang mga bagong ambulansya ay makatutulong sa mas mabilis na medical transportation, lalo na sa mga lugar na malayo sa mga malalaking ospital sa rehiyon. Ang mga naturang ambulansya ay kompleto na rin sa kagamitan gaya ng stretcher, portable suction machine, examining light at iba pa. Personal na tinanggap ng municipal mayors ng mga benepisyaryong bayan ang mga naturang ambulansya. Kasabay ng ginawang pamamahagi ng ahensya, tumanggap naman ang DOH Bicol ng isang bagong mobile X-ray van mula sa Philippine Business for Social Progress o PBSP. Ang mobile X-ray van ay gagamitin ng ahensya upang makatulong sa mabilis na pag-examine sa mga Bicolanong may sakit na TB. Iikot din ang mobile X-ray van sa iba't ibang lugar sa rehiyon para magbigay ng mga libreng serbisyong medikal. Ining Victor Nober na ban ko, dakulang bagay ini makatabang ini sa tuya sa ano, sa case finding kan TB, tayo naiguanan na yung X-ray, tapos pag na-X-ray ka, madali yung may resulta tulos. Samantala, kasabay ng isinagawang turnover ng mga bagong health facilities, ay siya namang formal na pagpapakilala sa bagong itinalagang Officer in Charge Regional Director ng DOH Bicol na si Dr. Rodolfo Antonio M. Albornoz. Nanawagan ng suporta sa mga Bicolano ang bagong talagang opisyal ng ahensya upang mas mapalakas pa ang healthcare system sa rehiyon. Papalitan ni Dr. Albornoz ang magre-retirong si Undersecretary of Health Dr. Nestor Santiago Jr. na tumayo ring direktor ng DOH Bicol at naglingkod sa ahensya sa loob ng 36 na taon. Brian Balderaje, Humahataw sa Balita Ngayon. Hinarangan ng mga demonstrador sa Brooklyn at Golden Gate Bridge ang mga nasabing tulay at iba pang mga kalsada sa bansa. Layo ng aktibidad na ipanawagan ang ceasefire sa Gaza, kasunod ng pagpapahayag ng ironclad support ni President Joe Biden at California Governor Gavin Newsom sa Israel. Itong humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita Ngayon!
Ikinadena ng mga nakikilos protesta ang kanilang mga sarili sa mga nakatigil na sasakyan sa Golden Gate Bridge sa San Francisco. Dala nila ang malaking banner na may nakasulat na Stop the World for Gaza at End the Siege on Gaza Now. Nasa 20 katao ang naaresto sa pag-traffic sa tulay ayon sa California Highway Patrol. Sa Brooklyn Bridge sa New York City, isang oras na naharangan ng mga pro-Palestinian protesters ang trapiko sa isang bahagi ng kalsada bandang hapon nitong Lunes, April 15. Naharangan din ang kalsadang patungong Chicago O'Hare International Airport. Sa San Francisco Bay Area, naisara rin ng mga demonstrador ang Interstate 880 gamit ang 55-gallon drums na may lamang semento at mabibigat na kadena. Ikinabit ng mga tao ang kanilang mga sarili sa drum habang nagwewelga. Naisara ang freeway sa parehong direksyon ng maghapon. Patuloy naman ang pag-aaresto sa mga nasangkot dito. Ayon sa mga demonstrador, parte umano ito ng kanilang international effort ng anti-war groups. Ang pagbarikada nila sa kalsada at mga tulay sa tinaguriang Tax Day sa Estados Unidos ay isang simbolo upang pagnilayan ang sakit na dulot nito sa ekonomiya. Wala umanong ginawa ang Estados Unidos at iba pang major world powers para tuldukan ang gyera sa Gaza. Ikinainis naman ng mga commuter ang pagsasara ng mga kalsada dahil sa traffic na naidulot nito. Hindi umano katanggap-tanggap na maharangan ang mga kalsada lalo na kung may emergency at kailangan makadaan ng mga paramedic, bumbero at pulis. Kat Carriedo, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan, pinangangambahan ngayon ang epekto nito sa oil supply ng Iran na isa sa malalaking producer ng langis sa mundo. Ito ang humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw balita ngayon. Ang Iran, ang ikatlong pinakamalaking producer ng langis sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC, ay maaaring makaranas ng mga pagkagambala sa industriya ng langis nito dahil sa mga nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Posibleng humantong ito sa pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis. Mula nung umalis si dating United States President Donald Trump mula sa isang kasunduang nuklear sa bansa sa kanluran noong 2015 at sa Iran noong 2018, ipinataw naman ang parusa ng US sa produksyon ng langis ng Iran. Bumaba ang pag-export ng langis ng Iran sa panahon ng administrasyon ng Trump, ngunit tumaas sa panahon ng Biden dahil sa lakso na pagpapatupad ng mga parusa, pag-iwas sa Iran at paglitaw ng China bilang isang pangunahing importer. Miyembro ng OPEC at OPEC Plus ang Iran na exempted mula sa mga paghigpit sa output ng grupo dahil sa mga parusa na ipinataw dito. Umabot ang pag-export ng krudo ng Iran sa average na 1.61 million BPD noong Marso, ang pinakamataas noong May 2023 dahil sa malakas na demand ng China. Noong 2018, ang mga pag-export ng krudo at gas ng Iran ay umabot sa 2.8 million BPD, ang pinakamataas mula noong 2013. Ang bahagi ng pag-export ng Iran ay umabot sa 2.51 million BPD, ang pinakamarami noong 2011. Noong 1970s, ang produksyon ng langis ng Iran ay umabot sa pinakamataas na antas na 6.02 million BPD noong 1974, na nasa 10% ng world output. Samantala, tumaas ang export ng Iran noong 2022 na umabot sa mahigit 1 million BPD, dahil na rin sa pagtagumpay ng bansa sa pag-iwas sa mga parusa ng US sa pamamagitan ng paglilipat ng barko sa barko at spoofing. Naniniwala ang mga analyst na ang pagtaas ng pag-export ay dahil sa diskresyon ng US sa pagpapatupad ng mga parusa habang ang administrasyong Biden ay patuloy sa pag-pressure sa Iran. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Hataw balita ngayon! Dinaguri ang dreadful trend ni Western Australia Attorney General John Quigley ang mga insidente ng pananaksak sa isang shopping center at isang simbahan na kapwa nangyari sa New South Wales, Australia. Ayon sa opisyal, inoobserbahan niya kung epektibo ang Jack's Law na ipinatutupad naman sa estado ng Queensland bago irekomenda sa estado ng Western Australia. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw balita ngayon!
Noong Sabado ng hapon, April 13, ginulantang ang Australia ng mass stabbing incident sa Westfield Shopping Center, Bondi Junction, New South Wales, na iginasawi ng 5 babae at 1 lalaki. Marami ring iba pa ang nalagay sa kritikal na kalagayan kasama ang 1 na buwang sanggol. Naglaan ng 18 million Australian dollars o 656.7 million pesos na pondo si New South Wales Premier Chris Minns upang imbestigahan ang pangyayari. Sinundan naman ito ng isa pang insidente ng pananaksak sa isang religious group leader noong Lunes, April 15 sa Western Sydney. Ipinarating ni Australia Prime Minister Anthony Albanese ang pagkabahala tungkol sa sinapit ng mga police at security service personnel mula sa insidente. There is no place for violence in our community. There is no place for violent extremism. We are a peace-loving nation. But it is not acceptable to impede and injure police doing their duty. People should not take the law into their own hands, but should allow our police and our security agencies to do their job. My job as Prime Minister is to give them that support. Kaya minarapat ni Western Australia Premier Roger Cook na paobserbahan kay WA Attorney General John Quigley ang ipinatutupad na batas o Jack's Law sa estado ng Queensland dahil tila epektibo ang Stop and Wand Law na unang ipinatupad noong March 2023. Nakakumpiska na ang Queensland Police ng mahigit 500 sandata tulad ng kitchen knife at butcher's knife, tomahawks, hunting knife at screwdrivers sa ilalim ng batas sa nakaraang taon. Pinapayagan sa ilalim ng Jack's Law ang Queensland Police na gamitan ng handheld metal detectors ang mga tao sa safe night presence at public transport venues nang walang warrant. Sa kasalukuyan, ang WA Police ay may kapangyarihang magpaalis ng mga tao sa 5 entertainment precincts sa estado sa ilalim ng Protected Entertainment Precincts o PEP Laws. Tinagurian naman ni Attorney General Quigley na isang dreadful trend ang mga pangyayari sa New South Wales sa mga nakalipas na araw. Danny Dilieva, humahataw sa balita ngayon! Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau PAGASA. Sa ating latest satellite images, ridge of high pressure area ang nakakaapekto particular na dito sa may bahagi ng Luzon, habang meron tayong low pressure area dito sa may bahagi ng southeastern part ng Mindanao. Halos malapit na ito sa equator at hindi naman natin inaasahang magiging bagyo. At sa kasalukuyan nga, base sa ating mga pinakahuling datos, mga weak circulation na itong low pressure area na ito. Subalit, ang trough o extension ng low pressure area nakaka-apekto particular na dito sa may bahagi ng Davao Region at dito sa may bahagi ng Sioux Region. Makikita nyo, may makumpol ng kaulapan dito ngayon na siya maaaring magdala ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, mga kalat-kalat ng mga pagkilat, pagkulog, particular na sa may bahagi ng Davao Region at ng Sioux Region. Sa iba pang bahagi nating bansa, mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang mararanasan muli. Maliit yung tsansa na maging bagyo itong low pressure area hanggang sa pagtatapos ng linggong ito. Maliit yung tsansa magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, narito naman ating inaasa ang maging lagay ng ating karagatan. Wala tayong nakataas sa gale warning at banayad hanggang sa katamtama na inaanasahan ng pag-alon ng ating karagatan at ligtas na pumalaot at ang ating mga sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Ang araw natin, sisikat, ganap na 5:41 na umaga at lulubog, ganap na 6:10 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Dahil sa nararanasang urban decay sa lungsod ng Baguio, iba't ibang pamamaraan ng ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Baguio para malabanan ang epekto nito sa lungsod. Kahapon ipinagkaloob ng Department of Science and Technology o DOST ang tinatawag na Project Minerva
na isang makabagong teknolohiya na makatutulong sa pagtukoy sa kalidad ng hangin, tubig at maging ang daloy ng trapiko sa City of Pines. Si Grace Doctolero, humahataw! Hataw, balita, ngayon! Nababahala na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa posibleng mangyaring pagkasira sa City of Pines. Aminado ang alkalde na papunta na rito ang lungsod kaya naman nagsasagawa ang lokal na pamahalaan ng iba't ibang inisyatibo para malabanan ang epekto nito. Our current concern, major concern, serious concern in the City of Baguio, and this is, I'm referring to urban decay. Upang matugunan ito, agad na inaprubahan at ipinagkaloob kahapon April 16 ang Project Minerva o Monitoring of Indicators for Efficient Redevelopment and Value Assessment sa lungsod na itinaguyod ng Department of Science and Technology o DOST AIM Access Laboratory katuwang ang University of the Philippines o UP Baguio. Sa tala kasi ng Baguio Local Government Unit, kada araw nasa humigit kumulang 20,000 na mga sasakyan ang umiikot sa mga kalsadang sakop ng Baguio City. Dahil sa traffic, madalas hindi na kumikita ang mga taxi driver, lalo na kapag holiday kung saan bumper to bumper ang mga sasakyan. Project Minerva has been guided by a vision of harnessing technology not only to enhance our city's efficiency, but also to safeguard our environment for future generations. Especially now that we have committed ourselves to the United Nations Disaster Risk Reduction to the World Bank, and as well as the Net Zero Project for us to significantly reduce our carbon emission. Baguio City is one of the pilot smart and sustainable communities, the candidate. As mentioned, there are other pilots in cars, so it's very easy for us to support. Layon ng proyekto na matulungan ang mga residente sa pamamagitan ng mga datos na makokolekta sa ipakakalat na mahigit 500 sensors sa buong syudad. Traffic congestion, sa way of life eh. Ang daming oras na nauubos mo na nagta-travel ka dahil nata-traffic ka, nakakaamoy ka ng pollution na ganito. Ano talaga ang impact, for example, ng mga turista na pumupunta halimbawa sa Baguio? Nadadagdagan yung iba na nagkakaroon ng trabaho, pero yung iba naiirita dahil kung ano-ano nangyayari, katulad nga nung nawawalan ng nako-compromise daw yung water quality, air pollution, etc. Yun yung ginagawa ng Project Minerva. Naglalagay kami ng mga sensors ng mga para makuha yung mga data. Makatutulong umano ang proyekto sa pagsusulong ng Baguio bilang isang smart city. Sa tulong ng Project Minerva, makabubuo ang pamahalang lungsod ng mga datos na makatutulong sa pagpaplano para matugunan ang air at water pollution. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, maaari rin umanong makatulong sa pag-attract ng mga bagong mamumuhunan sa lungsod ang nasabing proyekto dahil posibleng makilala ang Baguio bilang model city sa larangan ng redevelopment at value assessment programs. Sa ngayon, mayroong 588 sensors na ang ikinalat sa buong lungsod. 500 sa mga ito ang GPS trackers, 80 air quality sensors at may 8 water quality sensors. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Isa na ang kakaibang educational boat ang umiikot ngayon sa mga coastal area sa probinsya ng Camarines Norte, kung saan itinuturo sa mga bata ang wastong pangangalaga sa mga likas na yamang dagat, pagtatanim ng artificial corals na nakatutulong sa pagpaparami ng mga isda, kabilang din sa proyekto. Si Brian Balderaje, humahataw! Hataw balita ngayon! Pangingisda ang hanap buhay ng ama ni Andrea, kaya alam niya ang hirap na nararanasan nito kapag umuuwi na walang dalang huling isda. Madalas din siyang sumasama sa paglaot ng kanyang ama, kaya saksi siya sa kalagayan ng mga coral sa kanilang lugar. Pag wala na pong coral sa iyo, parang wala na rin pong isda, nahuhuli. Kaya madalas ay wala na rin
masyadong nabibiling pagkain. Kwento naman ng batang si Nino sa madalas niyang paglalangoy sa dagat. Nakita niya mismo ang masamang epekto ng basura sa mga corals, kaya naman kusa niya na lamang kinukuha ito. Ang natutunan ko po dito ay magkulot ng basura sa tabing dagat at dito po, para po mapaganda yung kalikasan at may tirahan po ang mga isda. Ilan lamang si Andrea at Nino sa 37 mga bata sa Barangay Salvacion sa bayan ng Jose Panganiban, Camarines Norte, na nahikayat na sumama sa pagsasanay sa educational boat na tinatawag na Bangkarunungan. Ayon kay Artemio Andaya na siyang initiator ng nasabing proyekto, ang naturang educational boat ay iikot sa mga coastal area upang magturo sa mga bata ng wastong pangangalaga sa mga yamang dagat. Isa din sa pangunahing itinuturo sa Bangkarunungan ay ang pagtatanim ng mga artificial corals. 3 years ago, nagkaroon dito ng outbreak ng crown of thorns starfish. At simula noon, patuloy tayo doon sa coral restoration project. At natatandaan mo rin mga maingisda yung mga kasama natin. Willing silang mag-volunteer. Habang nakasakay sa bangka, 10 araw na sasailalim sa pagsasanay ang mga bata. Bukod pa ang aktwal na pagtatanim ng mga ito ng mga artificial corals. Hindi na ako lumayo. Ang pinakita ko na sa kanila ang kalagayan ng ating coral area. Ano yung pwede maging kalagayan nito kapag hindi tayo umaksyon. But definitely, kinakailangan ang pinakamahalaga, alam ng bata kung bakit ginagawa nila yon. Sunod na sa kanila, kapag na-instill natin sa kabataan yung dahilan kung bakit kinakailangan gawin nila yon, yung mga skills na. Siyempre, yung paglalangoy, pagdadive, pag-breath hold, paano nila madudoble yun. Napakahalaga ng skills na yon sapagkat nagtatanim sila sa ilalim ng dagat, hindi naman sa bangka o sa ibabaw ng dagat. Para naman sa seguridad ng mga bata, binigyan din ni Andaya na mahalaga ang pahintulot ng mga magulang bago ito pumasok sa nasabing programa. Hindi naman mahirap kumbinsihin kasi alam nila unang-una yung mga bata naman marurunong. So ang nag-focus na lang tayo sa kanilang mga lecture tungkol sa disiplina. Bawat sisid ay merong purpose. Laking pasasalamat naman ng komunidad dahil mula nang umpisaan ng naturang programa, unti-unti ay nakita ng mga ito ang malaking pagbabago hindi lamang sa mga bahura kundi sa mga turistang pumupunta sa kanilang lugar. Malaking tulong ito para sa mga turista sapagkat hindi lang po yung pagsasaayos at pagtatanim ng mga corals. Plano namin na maging sanctuary yung area na yan para kung saan makita ng mga turista kung gaano kaganda yung area ng ating coral reef. Pinatunayan lamang ng mga bata dito sa Barangay Salvacion sa probinsya ng Camarines Norte na hindi basehan ng edad para magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa ating mga yamang tubig, kundi tunay na pagmamahal sa mga susunod na henerasyon na makikinabang ng ating mga likas na yamang dagat. Brian Baldarahe, umahataw sa balita ngayon. Nagbigay babala ang World Health Organization o WHO sa mga drug maker ng 5 kontaminadong batch ng propylene glycol, isang sangkap na ginagamit sa medicinal cough syrups kung saan may maling label na ginawa umano mula sa Dow Chemical Unit sa Asia at Europa. Itong humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon! Naglabas ang Drug Regulatory Authority of Pakistan o DRAP ng 3 alerto sa pagitan ng January at March tungkol sa mataas na antas ng ethylene glycol o EG, isang pang-industriyang solvent na kilala bilang toxic. Matatagpuan sa mga drum na sinasabing gawa ng subsidiary ng Dow Chemical sa Thailand, Germany at Singapore ang ethylene glycol na isang industriyang solvent na kilalang nakalalason. Nagpadala ang Drug Regulatory Authority of Pakistan o DRAP ng mga pinaghihinalaang drum ng propylene glycol, isang matamis na lasa ng alkohol na ginagamit sa mga over-the-counter na gamot tulad ng mga cough syrup, kung saan natagpuang may EG contamination na 0.76 to 100% ang mga sample. Ang mga kontaminadong cough syrup na ginawa sa India at Indonesia ay nauugnay sa pagkamatay ng mahigit 300 bata sa buong mundo mula pa noong huling bahagi ng taong 2022.
naglalaman ang mga gamot ng mataas na antas ng EG at diethylene glycol na humahantong sa acute kidney injury at kamatayan. Batay sa international na manufacturing standards na ang trace amounts ng EG na mas mataas sa 0.1% ay maaaring ituring na ligtas. Ayon sa WHO, kinumpirma ng DAO na ang mga materyales na tinutukoy ay hindi na manufactured o naisupply mula sa kumpanya at ang mga materyales sa propylene glycol na tinutukoy sa alertong ibinaba noong Lunes ay itinuturing na sinadya, ang mapanlinlang na mislabeled at ang mga batches nito ay naidistribute na umano sa ibang mga bansa at nasa imbakan pa rin. Hindi kaagad tumugon ang DAO sa isang kahilingan para sa komento. Ang mga tagapamahala sa Tanzania at Rwanda ay nakisanib sa bansang Nigeria, Kenya at South Africa upang i-recall ang mga batches ng Johnson & Johnson. Kanilang binubuksan ang mga bagong tab ng mga pambatang cough syrup matapos na matagpuan ng Nigeria na mayroon itong mataas na antas ng diethylene glycol, kilalang industrial solvent na nakalalason. Noong taong 2021, nagkaroon rin ng recall sa mga batches ng J&J sa South Africa, ang Benylin Pediatric Syrup. Noel Paul Yarko, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Nadamay ang halos 576,000 na Roku accounts sa isang hacking attempt. Samantala, mga mambabatas sa Estados Unidos hindi natuwa sa pagkakakuha ng Huawei ng bagong Intel AI chip mula sa US. Nabigo rin ng United Auto Workers o UAW Union sa desisyon ng Volvo na ng bagong Mexico plant. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw balita ngayon! Natuklasan ng Roku, isang streaming services company, na may naging pangalawang hacking attempt sa kanilang kumpanya. Umabot sa halos 576,000 ang bilang ng mga apektadong accounts, dagdag pa sa 15,000 accounts sa naunang hacking attempt. Bagaman nasa 80 million ng mga tao ang gumagamit ng Roku, hindi naman nakakuha ang hackers ng mga private information gaya ng kumpletong credit card numbers. Nagkaroon din ng halos 400 unauthorized purchases sa kumpanya. Dahil sa nangyari, bumaba ang stock price ng kumpanya at nagdagdag na rin ang Roku ng extra step ng verification sa lahat ng accounts. Sa ibang mga balita naman, hindi naging maganda ang reaksyon ng US lawmakers sa Huawei, isang malaking Chinese tech company, matapos na maglabas ito ng bagong laptop na may AI chip mula sa Intel. Nang taong 2019, inilagay ng Estados Unidos ang Huawei sa trade restriction list na nangangahulugang kailangan pa nitong kumuha ng special license para makakuha ng technology sa US. Sa kabila nito, nakakuha pa rin ng Huawei ng chip na nangangahulugang pinayagan ng Commerce Department ang shipment ng bagong Intel chips sa Huawei. Naging bigo ang mga politiko sa mga ipinatutupad ng mga palatuntunin dahil sa pagkuha pa rin ng Huawei ng technology mula sa Estados Unidos. Ayon sa mga opisyalis, hindi naman ang layunin ay matigilan ang paglago ng Huawei, kundi maiwasan ang maling paggamit ng US tech. Samantala, hindi naging masaya ang United Auto Workers o UAW Union dahil sa desisyon ng Volvo na magbukas ng bagong truck factory sa Mexico. Maaari kasing maapektuhan ang mga trabaho at pagkakasundo sa Lehigh Valley Operations Plant sa US. Sa kabila ng plano ng Volvo na mag-invest ng mas maraming pera sa Estados Unidos, pakiramdam ng mga union members na parang pinagtaksilan sila ng Volvo dahil nalaman nila ang tungkol sa planta 15 minuto lang bago ito ilabas sa publiko. Hindi pa nakasasagot ang Volvo sa naturang concerns sa ngayon. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng Philippine Food Quiz Night sa Madrid, Spain sa April 26, 2024. Magkakaroon naman na ng online bank payment options sa Philippine Embassy sa Korea mula May 1, 2024. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw balita ngayon!
ngayon. What's up, kabayan? Inanyayahan ang ating mga kababayan sa Madrid at mga karating lugar na lumahok sa Filipino Food Quiz Night. Gaganapin ito sa April 26 mula alas 7 ng gabi sa Cabudol Filipino Restaurant sa Madrid, Spain. Sa mga interesadong lumahok, kailangan lamang magbuo ng grupo na may 4 na miyembro at ipadala ang inyong impormasyon sa cultural@philembassymadrid.com. Naglabas naman ng updated na listahan ng Philippine Embassy sa Egypt ng mga passports na available na for release. Makikita ang listahan na ito sa bit.ly/CairoPEReleasePPT. Para maklaim ang inyong passport, magbook lamang ng inyong appointment sa bit.ly/CairoPEappointment. Dalin lamang ang inyong resibo at lumang passport sa araw ng release. Samantala, mula May 1, 2024 ay maaari na magbayad ang consular service applicants ng Philippine Embassy sa Korea sa pamamagitan ng online bank payment. Paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat sa pagbabayad dahil patutupad dito ang no refund policy. Para sa kumpletong guidelines, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/phinkorea. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Philippine Consulate sa Barcelona, Spain para sa buwan ng Mayo. Sarado ang konsulado sa May 1 at May 20. Maaari namang tumawag sa embassy hotline sa 34-679-324-462 kung may emergency. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa awit 91, talatang 2. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. At yan po, mahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Abril 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Wednesday morning, April 17, 2024. Mula naman dito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At ako naman si Marie Peñaranda mula dito sa Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.